飞。Wala na naman tayong ligo dito. Hindi ko masyadong na nasanay na siguro talaga ako. 12 ba naman? Ito na... Ang 20 yung pinakamataas. Hello? Yung po yung lalim niya, ma'am niya. At ano kasi pa pababaw mo ng pababaw yung score mo. Halos wala na nga eh. Halos wala na. Umiibabaw na sila. Mm-hmm. Parang nanginginig na ako dito. Kasi nalamig ka pa eh. Opo. Ayan, best friend ko lang ngayon tong electric fan. Say hi! Ayan, ito lang yung pangalis ng ano ko. Medyo, ngayon kasi nararamdaman ko na yung kirot niya kasi kanina wala pa talaga ngayon. Pero at sadit lang naman ito. Sadit lang yung kirot niya. Mamaya wala na to. So, mga nyo na naman yung ano ko. May pagkakaiba ba to, ma'am ninya? Diba, sabi niya 12. Mas ano ba yun? Ah, mas malalim siya. Pero yung ano niya man, yung pattern niya, hindi naman nag-iba. Hindi. Alam mo, honestly, yung mga stars niya dati, wala na yun. Eh, ako, nagugulat ako. Palibasa kasi bata ka pa. Kasi before talaga, siguro i-kukumpare ko yun. Ang lalim talaga niya before. Ngayon, ano na yun. Babaw niya na. Babaw na. Diba? Baka pag mga pang-flip sticks na tayo, mas wala. Hala. Baka isang ano na lang, ma'am, niya. Ganun lang. Isang ganun na lang. Kasi, ang tanda ko yun dito sa media. Opo, dito banda. Wala na yun. Kasi kita, kahit nga nagpagluta, kita mo yung marami. Oo. Ayan oo, di ba? Dito talaga yung medyo lubog talaga na area dati. Ayan. Umiibabaw na siya. O, di ba? Ayan. Ayan na siya. Ano po yun, ma'am niya? 12 na... Intensity. Yun pala. Kala ko yung ano niya. Yung millimeter niya din. Kasi ganun sa pico laser. Sa high phone. Ah, oo, ganun. Ah, yung lalim. Ito naman yung ano niya, intensity niya. Ayan siya. Nakikita niya na medyo namumula siya. Kasi kakatapos lang na ma-fraxel. Ayan siya, oh. See you tomorrow. Iwas tayo sa ano, sa paaraw. Tapos... Papahinga lang ako bukas. Ayan. Yun na, ito na yung pagkakataon ko na makapagpahinga sa pagme-makeup. Hindi muna ako magme-makeup ng mga 2 weeks na, ma'am ninya. 2 weeks. Ayan. So, abangan nyo na lang yung aking Road to Kinis journey. Ayan siya. Sana manood sila. Parang Oo. Yung process. Kasi dapat maintindihan nila na it's always a process. Hindi yun isang session lang. Okay? Yes. Kasi wala tayong ano eh, kumbaga as is siya. Wala tayong iba. Walang kung ano. Kung ano yung process natin. Yes. Kung ano yung vlog, yun. Hindi tulad sa iba na, nagpagawa na pala, inilihin, tapos umanda na. Kaya nga, ito talaga makikita nyo, totoong-totoo. Makikita nyo yung proseso, kung may tumubo, edi may tumubo. Oo, okay lang, ganun talaga. Nasa dugo ko na yan. May mga nagsasabi din, ma'am ninyo, talagang nasa dugo mo na siguro yan, sabi nila. Hindi, kasi nga, number one, di ba nga sa hormones. Oo, hormones din. Number two, sa genes din. Pero,
eventually, kita mo naman. Pagbabago niya. Umuunti-unti. Nagkakatigyawat ako, pero hindi na ganun kalala, katulad alam ng dati. Alam mo, sa totoo lang, itong journey na to, nagbibigay siya ng hope. Kasi lagi nga tanong sa akin, may pag-asa ba? Oo nga eh. Nawawala na sila. Basta maniwala ka lang talaga. Meron. Na huwag kang susuko. May pag-asa. Ang laki ko, gusto. May permission naman ng mga clients namin, ipopost ko kahandahan para kayo talaga na kung gaano kadami ang nag ano. Oo, madaming nagpapasalamat kay Leticia. Yes. Kasi na-discover nila yung pretend ko. And makikinis na sila ngayon. Wow. Katulad ni Leticia. Kunting ano na lang. Meron pa konti-konti, mawawala. Ganun naman talaga. Yes. Kahit naman si Nui, kahit naman gano'n kakinis ng si Nui. Opo. Meron at meron. Pero mawawala din. Mm-mm. Hindi na siya yung dati. Matagal. Favorite siya. Mm-mm. hindi na niya makayanang magtagal sa Mm-mm. face niya because of the medicines that we have. Opo. Also with the treatment as well. Mm-mm. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Ang sakit ng hapdi na nararamdaman ko na yung kahapdian. Ayan, so napapansin nyo kumuha ako ng cold press or yung tela na may yelo. Ayan, so dadampi-dampi ko lang sa mukha ko dahil kapag ganitong mainit, masakit siya in fairness talaga. Nararamdaman mo yung kirot. Pero unang or pangalawang araw lang, hanggang una hanggang pangalawang araw lang yung masakit. Ayan. Pero talaga ang hirap dito kapag magpapalaser. Gaganta ka nga, pero papangit ka muna bago ka gumanda. Sure. Tsaka ang best friend mo dito, yung hydrocord, tapos sunblock. Yun talaga. Mapdi siya talaga pag ganitong mainit. Kaya kailangan naka-electric fan ka or naka-aircon ka, ganyan. So, pang unang araw ito, kita nyo, medyo namumula pa siya. Walang yan. Naku, pangatlong beses pa lang naman to. Kasi makikita talaga ang resulta nito. 6 to 8 sessions. So, pangatlo pa lang tayo. Mm-mm. Parang alam mo yun, namumula ako. Ito lang talaga, pag parang nangangati siya, ito lang ang best friend mo, yung yellow. Ito lang talaga ang best friend mo. Sana hindi madaling matunaw. Kasi wala na naman tayong ligo dito. Pero ang maganda dito ngayon kasi pang third session ko na, 24 hours lang pwede ko nang hugasan. Pero hindi ko pwedeng kuskusin, hindi ako makakapag-makeup. Makakapag-makeup ako, kilay lang, eyeliner, lipstick, ganun lang. Hydrocortisone. Ayan, ito siya. Talagang, ito talaga yung best friend ko. Anti-flotory, anti-kate-kate. Ayan. Tapos ang ating sunblock. Dapat the higher, the better. Kasi tignan nyo, oh. Tingnan nyo, parang mangingiti muna siya, mamumula, tapos magbabakbak na yan. Ganyan ang Fraxel. Ito yung bago nila, serum. Ito yung collagen and Vita serum ng Pretty and Calm. Ayan. So, try natin to para talagang mas mag-heal pa yung ating sugat. Yan. Press lang natin. Tsaka dapat hindi siya tuyo dapat ito, hindi pwedeng basa. Kasi pag basa siya, hindi pwedeng malagyan ng contact ng tubig itong ating mukha kasi hindi pa pwedeng basain. Ano lang, yung lamig lang ang kailangan niya para hindi mangati. No, siguro naman sa mga nakakanood na sa akin, alam na tong journey ko, ito talaga ang gamot ko. Maintenance na, oo. Dahil nga, bakbak,
bakbakan talaga kung bakbakan tayo mag-makeup. Ayan. Ito ang nagagawa natin. Kasi may mga nababasa ako ng mga siguro criticize nyo para sa akin. Sinasabi nila na hindi ako sumusunod. Kaya nagkakaganito. Una sa lahat, girl, hindi mo maiiwasan ang hindi ka magkatigyawat. Sino ba naman tao ang hindi nagkakatigyawat? Kahit na pinakamakinis pa yan na tao, ikaw na pinakamakinis, magkakatigyawat ka pa rin. No? Tsaka pangalawa dyan, nasa genes or hormones ko na talaga ang ganito, na matigyawat talaga. Nasa dugo na namin. Kaya, yes, talagang kahit anong gawin mo, magkakatigyawat pa rin ako, pero hindi na ganun kalala tulad ng dati, ha? And third, talagang, ito naman ang talagang content ko dati pa, pag may makeup, at hindi ko maiiwasan talaga na hindi ako magkatigyawat dito. Diba? Suggest kayo kung anong gusto nyong content ko. Kumain ako ng buhay na manok, kumain ako ng electric pan, pwede din, no? Try natin yon para maiba naman tayo.